what's up mga Karki? Welcome back sa ating channel. At ngayon, pag-usapan lang natin itong mga pasaway natin mga kababayan. No? Lalo, babae man din, ano? Kalong magkasunod. So, as you can see, may lalagay akong video dito sa kabila ko, sa gilid ko. So, makikita nyo yan. Yung link ng video nyan, ilalagay ko na sa description. So, pag-usapan natin, no? Nakaka-frustrate yung nangyari, o nakakainis, nakakagalit. Kumbaga, yung anxiety mo, yung depression mo, stress level mo, mataas talaga. Kasi, hindi ito yung normal nating buhay dati, nakasanayan natin dekada. Di ba? Tapos ngayon lang nangyari sa atin to. Parang, ang dating sa atin is, hindi pa natin mayakap. Kumbaga, hindi pa natin tanggap na ganito yung nangyayari. Na ganito kahirap yung sitwasyon. Na sobrang higpit, sobrang ang daming guidelines, policies na dapat sundin. Tapos, paranoid ka pa sa sakit, no? Kadaubo ka, sisipunin ka, mga ganong instances, no? Na parang tinamaan ka dahil lang may sipon ka, may ubo ka. No? Pero alam mo yun, kahit na gano'n yung sitwasyon, buhay pa tayo eh. Kumbaga tayo yung mga maswerte nilalang na hindi tinamaan. So, ano mga gagawa natin para matapos to, no? Anong magiging ambag lang natin para makabalik na tayo sa normal nating buhay, no? Dati nating buhay. Unang-una, sumunod tayo sa batas. Kasi may logic naman yan bakit hindi kayo pwedeng dumandaan sa kung saan-saan. Hindi kayo pwedeng papasokin basta-basta. Quarantine eh. Pwede mo i-google yung quarantine, yung meaning ng quarantine mo. Ibig sabihin yan, naka-isolate ang isang lugar or isang portion ng lugar. No? Hindi pwedeng paghalu-haluin yung mga tao. Hindi pwedeng may makapasok, makalabas. So, yun yung purpose ng quarantine. Iba yan sa martial law. Okay? Ang mga police, nandyan yan para magbantay. Actually, dapat thankful pa tayo. Kasi kung tutusin, dapat nasa bahay lang din sila dahil di ako kadelikado na sitwasyon. No? Napaka, alam mo yun, stressful, napaka, kaya nga sila na yung bagong bayani natin bukod sa mga OFW. Yung mga frontliners natin, dapat talaga kapasalamat tayo sa mga, hindi natin sila binabasos. Bagkus, ano yung mga nangyayari ngayon, ano yung mga nakikita natin sa social media, may mga pasaway tayo mga kababayan na alam mo yun, imbis na manahimik na lang sa lugar nila, sa mga bahay nila, antay matapos tong pandemic na to, kapasaway pa talaga, alam, usahan-saan pa nabubuhay. Naintindihan ko, may mga kailangan tayong puntahan na, pero dapat sumunod tayo sa batas, sa guidelines, sa policy, para hindi magulo. Kasi, once na gumulo yan, nagkaroon ng chaos, lalong lalala yung sitwasyon. Dapat hindi ganun yung isip natin na, sarili lang natin iniisip natin na, basta maairaos lang natin, gusto natin gawin, yung mga bagay-bagay. Hindi dapat yan yung thinking natin sa panahon na ito. Dapat magtulungan tayo. Dapat mag-cooperate tayo sa isa't isa. May mga pasaway din tayo mga polis. Nakikita natin sa social media. Nagpapakasyon pa. Alam mo yun. Dapat hindi ganyan yung thinking. Mapa civilian ka man. Mapa, alam mo yun. Mapa naka-uniforme ka man. Dapat sumunod tayo sa guidelines. Kasi magtulong-tulong na lang tayo. Hindi ito yung oras para magpa-ere, magpataasan, or magmatigasan. Hindi ito yung oras para sa ganung bagay. Dapat ngayon nagtutulungan tayo. Dapat na kukooperate tayo sa isa't isa. Magbigay tayo ng contribution kahit maliit. Alam mo yun, yung pagtigil lang natin sa bahay, malaking contribution na yun sa lahat ng mga frontliners natin. Yung mga tunay na police, yung mga mabubait at masisipag natin, mga nurses, doctors, alam mo yun, mga staffs. Kami, papasok na kami by next week, so hindi ko alam po na magiging sitwasyon, no? Pero yun, ayun nga, para matapos sa sitwasyon na to, dapat magtulong-tulong na tayo, dapat sumunod na tayo sa batas, sa mga guidelines, lalo na para hindi kumalat pa itong sakit na to, no? Antayin na natin na ma-discover yung vaccine na yan, yung pills na gamot para sa sakit na yun, no? Ito, ipi-play natin yung piraso ng video una lumabas last time. Ano yata? Ano ba ngayon? 15, 16, 14 yata. May 14 lumabas to. So, kung makikita nyo, yung babaeng yan,
gusto niyang iabot yung gamit niya sa sino man, sa asawa niya or kung sino kaibigan niya, kung siya pilato yun. Ang problema, no entry yung lugar. No, may exit, pero dapat may pass ka. Problema, wala siyang may pakitang pass. So, anong tendency nun? Gugulo kasi hindi, wala kang pruweba na taga doon ka at wala ka rin pruweba na pwede kang pumasok. Ang gets mo, parang alam yun, pwede kang tagagaling na ibang lugar na pwedeng infected. Yun yung kasing purpose ng quarantine eh. Ma-isolate yung tao, mga tao. Maipon, alam yun, para makontrol. Yun yung purpose na to. Kaya nagka-quarantine tayo, nag-isolate tayo, no? Hindi yan basta para mapagbawalan lang kayo. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung dapat yung thinking niya. Dapat mas malawak yung pag-iisip niya, lalo sa mga oras na to. So yun, nagalit siya. Tapos, pinagmumura niya. Namura niya yung police sa video. So makikita mo dito yung frustration sa kanya, no? Na gusto lang naman niya iabot yung gamit, pero pinagbabawalan siya. Oo, simple lang yung gagawin mo, pero alam mo yun, dapat sumusunod pa rin tayo sa batas. Na video na to, bago lang to na lumabas. Kita mo naman yung kabalahuraan na itong babaeng to. Pinagbabawalan lang siya na pumasok sa lugar na yan. Kasi wala ata siyang quarantine at o bawal pumasok o maglakad sa lugar na yan. Pero ang pundo, kung kinakausap ka, tumigil ka at kausapin mo na maayos, pero ang ginagawa niya, sinasaktan niya yung tulis. Inahabol niya. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o nananakot. Kita mo, tumigil. May kita mo sa video na yan, parang tumigil siya at some point na parang na-realize niya na mali yung ginawa niya. Alam ko na intindihan ko, frustrated tayong lahat. Stressed at depressed. Alam mo lahat ng anxiety level natin mataas. Pero gawin natin ang lahat ng mga kaya natin para kontrolin natin ating mga emosyon, ating mga galit sa katawan at maging logic tayo, no? Logical tayo sa mga panahon na to, na maging mas matalino, mas malawak ang pangunawa. So, ayun, hindi ko maintindihan yung ano, no? Yung thinking na stress ka na, i-stressin mo pa lalo yung sarili mo. Dapat sa mga panahon na to, gawan mo ng paraan na yung sarili mo makalagpas sa ganong level, no? Ganong sitwasyon. Tulungan mo yung sarili mo na mapunta sa mabuting sitwasyon. Oo, mahirap yung sitwasyon natin ngayon. Lalo ilang buwan na tayo nakakulong. Ilang buwan na tayo nakakwarantine sa mga bahay-bahay natin. Pero mas isipin natin na mas mahirap kung mawawala tayo sa mundo ito. At mas mahirap sa sitwasyon ng mga pamilya natin kung mawawalan sila ng katuwang sa buhay. So yun yung isipin mo na lang, na kapalit itong hirap na to, kapalit nitong stress, kapalit nitong lungkot, nitong galit, inis na nararamdaman natin. Wala tayong pera pero mahalaga buhay tayo. So yun, doon pala magpasalamat tayo sa Panginoon. Kailangan natin gawin to kasi hindi natin gagawin to kakalat at kakalat yung sakit at lalong lalala at maka mas sitwasyon natin mas humirap, mas hindi mo ma-imagine kung anong sitwasyon ng buhay mo, ng pamilya mo, alam mo yun. So, yun lang. Mensahe ko lang sa mga makakapanood dito na mga kababayan natin. Maging malawak sana ang pangunawa natin. Kontrolin natin ating emosyon. Kung may mga gusto tayo parating sa, lalo sa mga kinukulang, sa mga naka-uniforme, kusapin natin maayos. Parating natin na maayos. Siguro naman kung magiging maayos tayo may salita, hindi naman siguro tayo sasagutin ng barubal. No? Maliban na lang kung barubal yung usap natin officialis. Pero marami naman ang paraan para maipakita yung ganong ugali ng mga officialis natin. Sa mga officialis naman natin, hindi ko po nila lahat, Ang akin lamang po ay dapat maging mabuti tayong example, no? Sa mga mabuting example na dyan, hindi po kayo kasama sa sinasabi ko. Yung mga pasaway lamang po, no? Hindi naman po lahat pasaway. Maging mabuti po tayong example. Tigilan na natin yung pagpapataas, yung pagpapakita ng posisyon natin, no? Magawa na natin yung gusto natin. Kasi yun lang, matatapos din to, mababago din natin itong gatong sitwasyon. Babalik din tayo sa maayos sa tipong mamuhay, hindi man doon sa normal natin na dati, at least magiging maayos din ang sitwasyon natin. So, dasal lang tayo. At nga pala, kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, inaanyayari na i-click ang red button sa baba at pati na rin kalimpagin mo rin ang kampana para updated ka sa lahat ng content at videos na ilalabas ko. Hanggang sa muli, kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like and i-share mo ito sa mga kaibigan mo. At as always, this is your friendly neighborhood architect. Architect Kore, nawala pa rin lisensya hanggang ngayon.
saying goodbye.